Hi guys, beauty rest tayo. So ngayon guys, ma, hair treatment ulit ako. Para, dahil wala tayong kasama sa bahay, syempre pag walang kasama sa bahay, alam na kung anong gagawin. Alam na kung anong ginagawa. Diba? Nilagyan ko ng aloe vera yung mukha ko. Babad ko siya na ilang minuto. So, katulad ng dati, napanood niyo na to sa unang video ko. Ginagamit ko pang hair treatment ay ang olive oil at saka aloe vera. Ang paglalagay naman ito, guys, kahit naman gustuhin mo, kahit naman twice a week or kahit kailan mo gusto, mas okay siya, mas maganda yung mas close yung paglalagay mo nito. Ito siya. Kinakamay ko na. Mas masarap to pagkamayin. Diba? Para lang siyang ano, alam na, mga isip niyo ha. Sarap lang pagkamayin. Mas magandang gawin, guys, yung ipuntirya mo siya sa pinaka-anit. Yung pinaka-anit natin. Yan. Para mas maging makapit sa roast, yung roast nila. Yan. Ikan, massage nyo rin. Yan. Mas okay yung ganun. Then, kung may tira, di yun na lang ilalagay nyo sa... Actually, guys, makakalbo na sana talaga ako nung hindi ako naglagay ng ganito. Nung hindi ko pa siya ginagamit. Kasi grabe talaga yung paglalagas ng buhok ko before. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kaya, may nagsabi sa akin, may nagsabi lang naman sa akin na to, guys. Kaya ginawa ko, yung pinsan ko na nasa Israel. Ito rin yung ginagawa niya. In-advise niya sa akin. Kaya sabi ko, bakit hindi ko i-try? Kaya tinry ko siya. Nung tinry ko nga, effective nga siya, guys. Bumalik ulit yung dating kapal ng buhok ko. Tingnan mo naman ng kakapal ng buhok ko. Sing kapal ng pagmumukha ko. Yan. Pag nalagay niya na yung roast niya, guys, saka mo siya i-ganyan. Mas maganda, mas marami yung ilalagay natin. Mura lang naman to dito, guys. Itong aloe vera. At saka itong isang ganito, magagamit mo na siya ng 3 times? 3 times na gamitan. Hindi mo na kailangan pumunta ng salon para magpa-hair treatment. Kung masipag-sipag ka naman mag-treatment ng sarili mong ulo, buhok, why not hindi nyo po gawin? Kaya sa mga mami-mami dyan, na medyo nabibigatan sa bulsa magpapasalon, para lang magpa-hair treatment, gawin nyo na to. Wala namang masama eh. Gaganda pa nga yung buhok nyo. Ginamit ko rin siya pang ano sa mukha ko.
hirap talaga pag makapal din yung buhok. Mahirap din naman pag manipis yung buhok. Sulitin na lang. Ganito ako, guys, pag ano, pag umaalis o iniiwan ako ng mga impacto ng mga mabubutihin kong mga ginagawa ko, sinasamantala ko na wala sila sa kapunan. Kaya minsan, kailangan din nating alagaan yung sarili natin, alam mo na, para looking young, looking beautiful tayo, mga mamsi. Iniiwanan na nga tayo ng ating mga palalabs dyan eh, ng mga mahal sa buhay na partner ko, no? Partner sa lahat. Pero, wala na. Si Layas na, saan na sila pumunta? Ayun, guys, nasa iba. So, bababad lang natin siya ng, depende, pwedeng 30 minutes. Huwag ko nung sipag-sipag ka naman mag-antay, gawin mo ng 1 hour. Pero sa akin, guys, gagawin ko lang siguro siya ng, pwede kasi baka babalik sila kagad, magulat sila na may nakabalot sa ulo ko. Baka gawin ko lang siyang mga 20 minutes or 25, depende. Tingnan mo, ang dami niyang naglagas, oh. Diba? And then, alam niyo, guys, ito nga pala, nasi-share din ako. Dati, sobrang dami kong pimples. Wala ko kita ngayon. So, lumalabas na lang yan ngayon kapag malapit na yung dalaw. Ito na yung ginagamit ko talaga as in. Nakatulong ditong olive oil na to. Para mabawasan yung pag, tawag nito, o oily ng mukha. Sobrang ganda nito, guys. And then, ano, yung wrinkles natin, nababawasan din. Massage mo lang yung pagmumukha mo. Dati sobrang dami yung wrinkles. Yan, ganyan, yan. Sobrang dami yan dati. Halos layer. Ang gumamit ako nito, sobrang ganda, guys. Mura lang naman ito, olive oil. Tapos ang tagal nyo nang maubos. Dito kasi sa Watson ko ito binili. Sa Watson talaga ako bumibili ng mga ginagamit ko. Kahit itong olive oil, aloe vera na to. Sa Watson ako bumibili. Siyempre para ano, makasure tayo na ano, certified sila. Diba? Certified char. O mga baby loves, yung advice o tips ko sa inyong mga mamshi. Then, siyempre, balutin natin. Itong pangbalot ko na to, trash bag to. Ito yung babalot ko sa ulo ko kasi hindi na ako umakit ng home para kunin yung aking pangbalot sa ulo. Hindi na ako umakit ng home kasi tinatamad na ako. Ganun. O, diba? Trash bag may pakinabang sa akin. Balot natin siya ng 20 to 25 minutes. Anong oras na? Mga 5:20 o 5, before 5:30 bukas sa time na ulo. Paano ako maliligo mamaya? Then, antay na lang tayo pag bukas. Lagyan na magmumukha natin yung iba. Meron talaga ako dito ng facial mask. Lalagay ko ito mamaya pagtapos. Medyo matagal ko na hindi na. Last na lang yun, wala na rin. Lahat ay nagsifacial mask pa ako. Medyo tinamad-tamad na ako ng konyang nyo. Kasi masyadong maraming iniintindi sa buhay na kung anong mga anik-anik. Ay, naku. Masyadong maraming iniintinding wala naman dapat intindihin. Antay lang tayo, guys. Baby loves ko.
setting ang Thailand, then uhugasan ko yun mamaya pagtapos. So, sige po, babalik na lang po ako mamaya. May gagawin muna ako saglit doon sa labas at hindi naman ako makapag-video doon sa labas kasi naka-open yung mata ko doon. Siyempre, baka makita nila ka dito palang ginagawa mo pag, ano ha, pag wala kami dyan sa bahay ha. O, kita? Nadali pa. Kaya siyempre, ingat-ingat tayo. So, babalikan ko kayo mamaya ha, mga babies ko. Wait lang ha. Hi guys, I'm back. Tapos na ako. Ito na ang nalabasan ng aking hair treatment. Natapos na ako, guys. So, andito pa yung pinangbalot ko. Kakatapos ko lang ligo. Try muna tayo ng balot. Huwag masyadong malapit sa buhok natin like this. Kailangan magagalit ko sa kalayo. Kasi pangit sa buhok din yung sobrang lapit yung blower sa buhok natin. Masyadong nagpapatagal sa blower, guys. Sayang, dinadry-dry ko lang siya ng punti kasi pangit din kasi pag lagi natin i-blower yung buhok natin. Kaya, kung napansin nyo, pag nag-blower ako, malayo yung blower sa buhok, pinagalang ko siya. Kasi, mga 1 meter away. Kasi, pangit din siya sa buhok, lalong magdadry yung buhok natin. Ay, nako.
Sin guys. Tapos na ako. Ito lang naman yung pinakita, papakita ko sa inyo for today's. So, thank you for watching. Tatapusin ko na po yung video ko na to. So, thank you for watching. At sana po, nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa video kong ito. At, kung nagustuhan nyo po yung video ko na, pakilike naman po at subscribe ng aking YouTube channel. Bye-bye po. At, sana po, manood po kayo palagi ng aking mga videos na i-upload sa susunod. Salamat po and God bless mga baby ko. Bye-bye!